I'd love to eat your so-called fried egg recipe. Mas may alam pa pala ako sa'yo. Pang-aasar pa nito sa akin, sabay kurot nito sa akin pisngi. Sa tanda mong yan, dapat lang. Tuluyan ako natigilan ng kinilite ako nito sa tagiliran. Ganoon? Matanda pala ha? Sa Barcelona, sinabihan mo rin ako ng gurang. Sabi nito at kinilite pa ako sa iba't ibang parte ng aking katawan. Umalma ako pero hindi naman ako makaalis. Panay lang ang tawa ko hanggang sumuko ako. Tama na William, oo na hindi ka na gurang. Sabi ko pa nang mapahiga na ako sa upuan kung saan nasa ibabaw ko siya at panay din ang tawa nito. Tumitig siya sa akin habang naghahabol pa rin kami ng hininga dulot ng ginawa nitong pangingiliti sa akin. Mahal na mahal kita, Harlet. Lagi mong tatandaan yun, okay? Sabi nito't inayos ang nakaharang kong buhok sa aking mukha. Bago ako sumagot ay hinawakan ko din ang mukha nito at din naman ang aking palad. Pumikit ito't hinalikan saglit. Ako, saka muling idinilat ang mga mata. Alam ko yun. Dama ko kahit noon pa mana, inaasar mo ko. Inis lang ako kaya ayaw kong tanggapin. Thank you for never stopping making me feel how much you love me. Thanks for not giving up on us. I love you too, William. And then, we kissed like there was no tomorrow. We made love over and over again, hanggang sa hindi na namin kayanin na dalawa. Kaya kinabukasan ang sakit tuloy ng aking katawan. May suot na rin ako matinong damit na pantulog. Tiningnan ko ang asawa ko sa akin tabi pero wala na ito. Kaya nagbanyo muna ako at toothbrush, saka lumabas ng room sa pag-aakalang nandoon lang siya. Ngunit wala at tanging nakatakip na food cover towel lang ang nandoon. Lumapit ako at binuksan ito at napangiti sa akin nakita. Hindi na kita ginising asawa ko. Ako nang nagluto. Kumain na naman ako kagabi kaya ayos na ako dun. Love, William. Natawa ako at napailing sa sinabi nito. Kahit kailan ka talaga? Komento ko at inumpisang kumain. Alam nitong hindi ako kumakain ng rice sa umaga kaya pancake at orange juice ang nakahanda with maple syrup, of course. Ganito pala ang magmahal. Ang sarap sa pakiramdam. Marahil kung hindi mayaman ang mga magulang namin, ay magiging kontento pa rin ako sa buhay. Basta kasama ko siya. Kinikita naman ang pera pero ang totoong pagmamahal ay bihira lang dumarating sa tao. Sa amin ni William, away bati kami noon. At aaminin kong hindi sumagi sa isip ko na magiging kami at lalong hindi sumagi sa isip ko na mabilis ko siyang mamahalin. O dahil mahal ko na nga siya noon pa man. Kinuha ko muna ang cellphone at nagsend ng picture habang hawak ang tinidor na may slice na pancake. Tumunog ang cellphone ko at syempre, sino pa ba? Video conversation. I missed you already. Kung hindi lang big client itong papasok, ay hindi ako pupunta dito sa North Branch. Hintayin kita. Magluluto ako for dinner. Sige na, baka busy ka na. My meeting is about to start. I'll be home at 5 in the afternoon. I have to go. I love you. I love you too. End of call. Excited ako maghanda ng unang dish na lulutuin ko para sa dinner namin ni William mamayang gabi. So I called Kali instead of mom. Baka bigla pang pumunta dito at siya pa magluto. Gusto ko, ako mismo ang gagawa. Tinawagan ko si Kali and I said, mag-meet kami sa grocery. Pero hindi daw siya pwede. Out of town daw sila na Tommy ang boyfriend niya. Kaya ako na lamang ang pumunta sa mall na katabi lang ng hotel. Nasa North Branch kasi si William at wala dito. Nag-research muna ako ng pwede kong lutuin para sa dinner namin ni William. Since mahilig kami sa pasta kaya napili ko ang Italian dish. Spaghetti bolognese. Medyo madali lang siguro. Nagbihis ako ng simple jeans and white shirt plus sneakers. Mas sanay ako sa ganitong damit kaysa sa dress. Binati ako ng ibang mga staff ng hotel na nakakaalam na kinasal na kami ng boss nila. Duman ako sa private elevator ni William na ngayon ko lang nalaman na meron pala siya. Gusto lang daw niya akong ipakita sa mga staff ng hotel noon kaya sa lobby niya ako idinaan noong unang punta ko dito kasama siya. First time ko mag-grocery kaya kinuha ko ang malaking cart sa kanilagyan ng sa palagay ko'y kakailanganin namin ni William. Bukod sa recipe ng pasta na lulutuin ko, gaya ng ground beef, spices and list, merlot wine, tomato based sauce.
At dahil nakikita ko kay Mommy na laging may onion and garlic kapag nagluluto siya, kaya kumuha ko ng tag 1 kilo. Red and green bell pepper, mixed vegetables, chicken, sausage, eggs, bacon at lahat ng naalala kong hinahanda sa amin ng tagaluto namin sa bahay. Kumuha din ako ng personal hygiene ko, feminine wash of course, and mga ginagamit ko sa katawan. Wala dito yung iba kasi imported naman yung ibang ginagamit ko, kaya ipapahatid ko na lang o baka idaanan ko na lang sa ibang araw. Punong-puno ang cart ng nasa counter ako, and dahil wala akong cash, kaya ang black credit card ni William na iniwan niya sa akin ang ginamit ko. Gusto ko sanang mag-send ng picture sa kanya kaya lang baka busy siya sa mga oras na ito, kaya hiningaan ko na lang. Ma'am, 12,650 po lahat, sabi ng nakatulalang cashier sa akin. Ibinigay ko ang credit card ni William at inumpisahan niyang iswipe. Bago tinapos ang ginagawa nito, ay tinangnan pa muna ako at hindi nakatiis na magtanong. Excuse me ma'am, hindi ba't artista po kayo? Tanong nito sa akin. Ngumiti ako at sinagot si ate. Hindi po ako artista. Isa lamang akong hamak na may bahay na Mr. William Zamora. Proud na proud kong sabi. Nanlalaki ang mata niya at tiningnan ang monitor pati na ang receipt. Kayo po ang asawa ni sa... Pinigilan ko siyang ituloy ang sasabihin, saka tumango. Totoo po pala ma'am. Tatawagin ko pong manager. Sandali lang po. Iniwan ako ni ating cashier at pinalipat ang ibang nakapila sa lane na nakatitig din sa akin. Hindi ko na napigilan ang tinawag niyang manager nila upang batiin ako. Gusto ko sanang maging simpleng mamamayan kaya lang hindi ko naman naakalain na kilala pa lang asawa ko dito. Katunayan na hands-on talaga siya sa trabaho. Hinatid ako ng ilang staff ng grocery hanggang sa penthouse namin ni William. Binigyan ko sila ng tip at malugod naman nila itong tinanggap. Inayos ko ang mga pinamili ko at inilagay sa refrigerator at grocery storage. Saka ako inumpisahan ang pagluluto ng pasta. And hindi pala ito ganoon kadali gaya ng inaasahan ko. Napaso pa ako at nasugatan din ang kamay ko. Kaya ang ending, dumating si William na umiiyak ako sa kawalan ng magawa. What happened? Exactly 5 PM, dumating siya. At nadatnan niya akong umiiyak habang nakakalat sa mesa ang nais kong lutuin. Anong nangyari sa kamay mo? Napansin nito ang paso ko sa braso at sugat ko sa daliri na may band-aid. Sorry asawa ko. I failed. Niyakap lang ako nito at hinalikan, saka hinalikan ang sugat ko. You don't have to do this. I can cook. Hintuloy na sugatan ka. Binuhat niya ako mula sa dining table at dinala sa sofa. Saka kinuha ang first aid kit at nilinis ang sugat ko. Gusto ko lang namang ipagluto ang asawa ko pero simple recipe hindi ko pa magawa. Sumbong ko pang sabi sa kanya. I really appreciated, asawa ko, na gusto mo magluto. Pero hayaan mo akong gumawa. Ganito na lang, sabahan mo ako at magluluto tayong dalawa. Huwag ka nang malungkot, hmm? Niyakap ako nito at hinalikan sa labi. Saka ito nag-umpisang magluto habang tinuturo sa akin isa-isa ang bawat step. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagiging bachelor niya ay marunong at masarap siyang magluto. Napakaswerte ko na siya ang naging asawa ko. Kaya pala pinili siya ni Mommy at Daddy para sa akin. Nalabis kong pinagpapasalamat. Congratulations Vanessa! Bukang bibig ng mga nakakasalubong ko. Back to school na kasi kaya nandito kami ni Kali sa lobby. 10 AM ang first subject ko kaya hindi ako nahihatid ni William. Mas maaga siyang umalis. Isa ba? Gusto ko rin munang umiwas. Ayoko mapag-usapan. Plano kong pagka-graduate ko na lang namin i-announce ni William na nagpakasal na kami. Kaya nagtataka ako ngayon kung bakit panay ang congratulate nila sa akin. Kali, alam kaya nila na kasal na kami ni William? Bulong ko sa kaibigan ko. I don't know, but I think I already know the answer. Nagmadali si Kali. Lumapit sa bulletin board at kumuha ng news article sa school. Binasa niya ito habang kunot ang noo at maya-maya'y iniabot niya sa akin. See, it's confirmed. That is why they all knew. But how? Napaisip tuloy ako kung paanong nalaman sa university na secretly kaming nagpakasal na ni William last year. Kibit-balikat lang akong sinagot ni Kali saka kami tumuloy sa classroom. Congratulations, Mrs. Zamora. Pagbati sa akin ni Prof. pagpasok niya sa classroom.
Nagpasalamat lang ako bago kami naupo ni Callie. Gusto kong tawagan si William para tanungin sa kanya kung may kinalaman ba siya, pero naunahan na ako nito nang makareceive ng message sa kanya. Don't be surprised how they found out. I'm the one who told them. Love you. Bagsak balikat kong pinakita kay Callie ang message ni William at sabay pa kaming napapailing. After ng dalawang magkasunod na subjects, at last, lunch break na rin. Dahil mamaya pa ang oras ng susunod naming subject ni Callie, kaya naisipan kong sa labas mag-lunch. Ayokong maging bulong-bulungan na naman sa cafeteria. Kaya lang ang kaibigan ko, hindi na naman ako masasamahan nito dahil may lunch date daw sila ni Tommy with her future in-laws. Kaya mag-isa na lamang tuloy ako. Nais kong puntahan sana si William para sabay kaming kumain, pero may lunch meeting daw siya with the investors and clients. Kaya ako na lang tuloy mag-isa. Sa Zamora Mall ako pumunta at dumiretso muna sa bookstore para sa book na kailangan ko. Saka ako kakain mag-isa. But coincidence naman na makita ako ni Kuya Liam mag-isa. Vanessa? Sabi ko na nga, ikaw yun eh. Tawag nito ng atensyon ko. Kuya Liam, nice to see you. Lumapit siya sa akin, ngunit nabigla ako sa ginawa nito. Bigla kasi niya ako niyakap ng mahigpit. Vanessa, totoo ba na kasal na kayo ni Zamora? Medyo na-conscious ako sa kung paano nitong yakapin ako, kaya tinapik ko siya sa likuran at kumalas naman ito. Sorry, napahigpit yata. Hindi makatingin itong hingin ng paumanhin. Bakit ang weird yata ni Kuya Liam ngayon? Yes, William and I got married before Christmas. Sabay pakita ko ng wedding ring namin ni William sa akin daliri. Tumangu-tangu ito at ngumiti ng pilit. Saka ito nagsalita upang yayain lang ako. I guess you owe me a lunch date. Ayos lang siguro sa asawa mo. Mag-isa ka lang, so I guess hindi kanya masasamahan. Medyo sarcastic nitong sabi. Bakit parang may mali kay Kuya Liam ngayon? I inhale deeply. Sure, kakain rin naman ako at walang kasama. May business lunch si William at si Callie ganoon din. Mamaya pa naman ang klase ko kaya mahaba pang oras ko. Nagbayad kami ng pinamiling books bago namin tinungo ni Kuya Liam ang Mediterranean restaurant. Bagong bukas daw ito ayon kay Kuya Liam kaya dito niya ako inaya. We ordered the classic Mediterranean food gaya ng shawarma and their own version of vegetable salad. So, how was William as a husband? Basag nito ng katahimikan sa aming dalawa. Good. In fact, lagi niyang pinararamdam sa akin kung gaano niya ako kamahal. Simpleng sagot ko. Hindi ako nakatingin sa kanya dahil inaabala ko ang mga mata sa kinakain namin. Alam ko nakatingin si Kuya Liam sa akin, kaya nahihiwagahan ako lalo sa kinikilos niya at sa sunod pa nitong sinabi. Sana ako na lang. Doon ko na lamang ito binigyan ng tingin. I'm sorry? Kunyari hindi ko narinig, pero malinaw at klaro ito sa aking paninig. Nakatitig lamang ako sa kanya at gayon din siya sa akin. Mahal mo na ba siya? Tila nakitaan ko na lungkot sa kanyang mukha kung paano niya ito tinanong sa akin. Kung hindi ko lamang alam na wala itong gusto ni katiting na pagtingin sa akin noon, ay isipin kong nagsaselo siya at may panghihinayang sa kanya nang tanungin niya iyon sa akin. Tumikim ako at sinagot ito ng diretso habang nakatitig din sa kanyang mga mata. Yes, I love William so much. Noon ko pa pala siya mahal. Hindi ka agad ito sumagot, ngunit maya-maya ay sumilay ang ngiti sa kanyang labi bago ako nito sagutin. As long as you're happy with him, panatag na ako. Huwag ka lang niyang sasaktan, akong makakalaban niya. Pabiro nitong sabi. Hindi gagawin sa akin ni William ang saktan ako. Nagkaroon ng konting katahimikan sa aming dalawa. Parang naging awkward tuloy kami sa isa't isa. Bigla na lamang kasi nagbago ang pakikitungo nito. Ngunit tuloy ang nabulabog ang isip ko sa sunod nitong sinabi. Ang akala ni William, inagaw ko sa kanya noon si Roxy. Pukaw muli nito ng atensyon ko. Kaya napatingin ako muli sa kanya at walang nais itanong. Ang totoo, ayoko nang malaman ang nakaraan nila ni Roxy. Kaya hindi na namin napag-usapan pa ni William ang tungkol doon. Kuya, nakaraan na iyon. Maayos na naman kami at ganoon din kayo. Tuluyan ako natigilan nang putulin nito ang sasabihin ko. Akala ko din, maayos na kami ni Roxy. But she changed a lot the moment na magkita sila ni William sa party ni Grandpa.
Sinabi ba ng asawa mo kung sino ang kamiting niya ngayon? Sunod pa nitong tanong. Bakit ba siya ganito? Ang weird. Hindi ko pinanghihimasukan ang trabaho ng asawa ko. Ang sabi niya, may clients at investors siyang kamiting ngayon at naniniwala ako sa kanya. Tumayo ako at gusto ko nang umalis. Naiinis na kasi ako sa nais ipahiwatig ni Liam sa akin. Sorry, I have to go. Mauuna na ako. Tatalikuran ko na sana siya nang pigilan ako nito at nagsalitang muli. Tumingin ka sa kaliwa, sa dulong bahagi, at sabihin mo sa akin kung sinong nakita mo. Pumikit na lamang ako at nakakaramdam na ng inis. Saka ako dahan-dahan na lumingon at napaupo din kaagad dahil sa dalawang taong nakita ko sa dulong bahagi ng table. She broke up with me after that night. Inamin din niya na mahal pa rin daw niya si William. Please, stop! Pagpapatigil ko sa kanya, mukhang hindi coincidence ang pagkikita naming dalawa. Alis na ako. May tiwala ko sa asawa ko, Kuya Liam. Alam kong mahal niya ako. Hindi ko na hinintay pa ang sagot niya. Umalis na lamang ako at dumiretso ng sasakyan. Paandarin ko na sana ang kotse ko pero nanginginig ang kamay ko kaya hinayaan ko munang ikalma ang sarili. Ilang minuto din akong nagpahinga hanggang sa kumalma ako. Saka ako naisipang tawagan si William. Nagpakawala ako ng hangin bago ko pinindot ang numero niya hanggang mag-ring ang kabilang linya. Hindi niya ito sinagot kaya nakaramdam na ako ng inis. Nagdial ako muli at hindi tumigil hanggang sagutin niya. Asawa ko, tapos ka na ba sa meeting mo? Nasaan ka? Tanong ko. Asawa ko, sorry, nasa meeting pa ako with my clients. Clients? Meaning hindi lang isa. Pero bakit sa Roxy lang ang nakita ko kanina at bakit sila magkasama? Ganun ba? Sige, tawag ka pagkatapos nyo. Pigilit B kong sabi. Bakit kailangan niya magsinungalin? I will. I love you. Ayoko sanang sumugot. Anumang sandali kasi may iyak na ako. Pero kinayanan ko pa naman na sagutin din siya nang hindi humihigbi. I love you too. Sige na, bye. Pagkapatay ko ng tawag ay saka ko palang pinakawalan ang aking mga hikbi. Bakit kailangan niyang ilihim sa akin na kasama ang ex-girlfriend niya? Imbas na pumasok ay umuwi na lamang ako sa kondo ko. Doon ako maglalabas ng sama ng loob. Ayoko sa bahay at mas lalong ayoko sa penthouse niya. Nagpatay ako ng cellphone at nagulong sa kondo ko. Gusto ko makalimot kaya uminom ako ng uminom. May latest drink naman ako na itago dito noon kaya saktong iyon na nagamit ko. May ugali ako na hindi alam ng kahit na sino. Kapag depressed ako, tinatago ko lang ito at kinikimkim mag-isa. Iinom at magpapakasasa. Kinabukasan ay magiging maayos na ako. Ngingiting muli na parang walang nangyari. Matapos ang ilang oras ay medyo tipsy na ako. Tiningnan ko ang orasan. 8 o'clock na pala ng gabi. Marahil nag-aalala na ang asawa ko kaya naisipan kong kunin ang cellphone ko at bubuksan na sana. Ngunit biglang may nag-doorbell kaya binuksan ko ito. Sa pag-aakalang ang food delivery lang ito. Pero si William lang pala ang dumating. William? Paano mo? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin nang bigla ako nitong yakapin pagkasara niya ng pinto. Thank God! Nandito ka lang pala. Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Pag-aalala nitong sabi, pero tila nag-iba yata ang boses ni William. William? How did you know that I was here? I asked with a little bit of confusion. Ano ba, Vanessa? Ganoon mo ba kamahalang walang kwenta mong asawa at napagkamalan mo na ako siya? Nahihilo na talaga ako kaya umupo na lamang ako sa upuan at ipinikit ang mga mata. Kuya Liam, paano ka nakarating dito? Oo, si Kuya Liam ang siyang dumating. Akala ko yung si William na asawa ko. Ramdam ko ang paglapit nito sa akin. Nakapikit pa rin ako kaya hindi ko napaghandaan ang ginawa at sinabi nito. Lasing ako pero malinaw sa aking pandinig ang sinabi niya. Vanessa, hiwalayan mo na lang si William. Ako na lang ulit, please. Sabi nito na ikinabigla ako lalo. Niyakap niya ako ng mahigpit na mahigpit. Napadilat ako ng mga mata at umalma sa kanya. Ano ba, Kuya Liam? Nagpumiglas ako at tinutulak siya pero lasing na ako at anong laban ko sa lakas niya. Vanessa, it's not too late to choose me. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Vanessa.
Yun lamang ang kanyang sinabi at nagulat na lang ako nang bigla ako nitong hinalikan. Itutulak ko na sana siya nang biglang may humila sa kanya. Boses pa lang niya, kilalang kilala ko na. Stay away from my wife! Walang babalang pinagsusuntok ni William si Kuya Liam. Tama na, ano ba? Gumanti si Liam at hindi rin nagpatalo. Tama na! Tumigil na kayo! Pahina ng pahina kong sigaw sa kanila. My vision is getting dark until I couldn't take it anymore and finally fell and lost consciousness. The last thing I heard was William calling my name. Nais na sanang basagin ni William ang itsura ni Liam, ang lalaking nangahas na halikan ng asawa niya. Kung hindi lang nahimatay ang asawa nitong si Vanessa, ay baka hindi niya ito titigilan. Walang sino mang lalaki bukod sa tatay at mga kapatid ng asawa ang maaaring humawak sa pag-aari niya. Lumalabas ang iba nitong katauhan. Hindi niya kayang pigilan ang galit nito kapag sumagad na ang galit niya sa isang tao. Kung hindi hinimatay ang asawa nitong si Vanessa, ay baka hindi na niya makontrol ang sarili. Vanessa! Tawag nito sa nahimatay na si Vanessa. Binuhat niya ito at dinala sa kama. Lumapit si Liam sa kabila at naisa ng hawakan sa Vanessa ngunit pinigil agad ito ni Liam. I said, don't touch my wife! Sigaw nito kay Liam. May alam ako sa medicine, kaya ko siya hahawakan. Idiot! Sigaw din sa kanya ni Liam, saka pinakinggan ang paghinga ni Vanessa. What now? Iritang tanong pa ni William sa kasama. Nakatulog siya dahil sa tama ng alak. Punasan mo siya at palitan ng damit. Yun lamang ang sinabi ni Liam at tinungo na ang pinto upang lumabas. Subalit pinigil agad ito ni William patapos niyang kumuta ng asawa. Sandali! Tawag atensyon nito na nagpatigil kay Liam. What? Unless gusto mong narito ako habang pinupunasan mong asawa mo. Pang-asar pa ni Liam kay William. Damn you! Asshole! Gusto lang kitang makausap. Napabuntong hininga si Liam at hinintay na lamang niya sa William na makalapit sa kanya. Nagtitigan ang dalawa at walang nais kumurap hanggang sa kwelyuhan ni William sa Liam at gigil na nagsalita. Why are you here? Do you think I didn't know you intended to bring my wife to the restaurant? At demonyo ka! Balak mo pang pagsamantalahan ang asawa ko? Gigil at pabulong na sabi ni William kay Liam. Mumisi lang sa Liam at hindi malang nasindak sa sinabi ni William sa kanya. Sa palagay mo, bakit siya nagpakalasing? Ha, Zamora? Saka hinawakan din ni Liam ang kwelyo ng damit ni William at pinagpatuloy ang nais sabihin. Kasi alam niya nakasama mo si Roxy. And so, she got drunk because you didn't tell her the truth. Dumaan ang galit sa mukha ni William kaya hinila niya sa balcony si Liam. Matapos ay saka nito pinakawala ng malakas na suntok sa mukha ni Liam. Demonyo ka! Akala mo ba hindi ko alam na may pagnanasa ka noon pa sa asawa ko? Malawak ang balcony ng kondo ni Vanessa kaya malaya silang nagbuno na dalawa doon. Sinuntok niya ng sinuntok sa Liam at gumaganti rin naman sa Liam at hindi rin nagpatalo. Pasalamat ka't matino pa rin ako mag-isip, Zamora. Mahalaga sa akin ang kaibigan ko si Adrian, kaya nirespeto ko ang pagkakaibigan namin. Naunahan mo lang ako. Ano, gumaganti ka ba dahil akala mo'y inagaw ko sa'yo si Roxy? Gigil ding sabi ni Liam kay William. Nagsuntukan ang dalawa hanggang makarating ang mga ito sa hamba na bakal. Nasa 11th floor ang kondo ni Vanessa, kaya anumang oras ay maaaring may masaktan or worse ay may mahulog sa kanila. Wala akong pakialam kay Roxy. Iyong-iyo na siya. Pero hindi mo maaagaw sa akin ang asawa ko. Papatayin kitang Hudas ka! Gigil na sabi ni William kay Liam. Saka, buong lakas nitong itutulak na sana ito pababa. Ngunit natigilan ito sa sinabing muli ni Liam sa kanya. Alam ba ng asawa mo na may tinatago kang kademonyohan ha? Fake Zamora? Akala mo hindi ko alam na hindi ka totoong Zamora? Sige, ituloy mo. Maraming CCTV naman dito. Kaya kahit mamatay man ako ngayon, amanos na tayo. Hindi ka rin naman mapapatawad ni Vanessa. Nakangisi pang turan ni Liam kay William. Pumikit si William sa inis. Tinamaan kasi ito sa sinabing iyon sa kanya ni Liam. Kaya
Hinagos nito sa dulong bahagi si Liam at pagkatapos ay sa kanya pinakawalan ang isa pang malakas na suntok sa pagmumukha ni Liam na duguan na rin. Pasalamat ka at nakapagpipigil pa ako. Sa susunod na pakialaman mo ang pag-aari ko. I swear, mapapatay kita. Tandaan mo yan. Lumabas ka na. Huling pagbabanta ni William sa kanito pinakawalan si Liam at tinuro ang pinto palabas. Nakangisi naman at tumayo si Liam na hindi rin nakitaan ang takot sa muka. Saka ito lumabas ng pinto. Nang makalabas si Liam ay inis na pinagsusuntok ni William ang pader hanggang sa makaramdam ito ng pamamanihid. Ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay sabihan siya ng ibang tao na isang bastardo lang sa pamilyang Zamora. Hindi naman daw nito kasalanan na siya ang naging bunga ng pagkakamali noon ng nanay niya. Alam niya ang lahat ng ito. Ang buong akala ng pamilya niya ay wala siyang alam. Mabait ang mga magulang niya, lalo na ang mommy Carla nito, na hindi siya itinuring na iba. Pinalaki siyang may takot sa Diyos at maging mapagmahal at marespeto lalo na sa babae. Pero kung minsan ay lumalabas ang ibang pagkatao na William na hindi alam ng kanyang mga magulang. Natatakot siyang malaman ng asawang si Vanessa ang ibang pagkatao niya. Kaya gigil na gigil ito kay Liam. Lalo pa ngayon na alam niya ang pinakatatago niyang lihim. Muli ay naalala niya ang nakaraan. 2 taon ang nakalilipas nang may dumukot sa kanya at dinala sa kunsaan. Walang nakakaalam nito dahil ang buong akala ng pamilya niya ay nasa ibang lugar lang siya para maghanap ng mabibiling lupain upang mapagtayuan ng ibang branch ng Zamora Hotel or Mall. Pauwi siya noon sa tinutuluyang hotel ng may armadong lalaking humarang at dumukot sa kanya at may pinaamoy sa ilong kaya nawalan siya ng malay tao. Nang magising ito'y isang lalaki na sa palagay niya ay kaedaran lang ng daddy niya at disente at mukhang nakakatakot ang lalaki. Itsura pa lang nito ay may palagay na siya kung sino ang taong iyon. Hindi kasi may pagkakaila na magkamukha silang dalawa. Hanggang magpakilala ang Ginoo at sinabing siya daw ang totoong ama niya. Hindi naging interesado si William sa Ginoo na nagpakilala ang totoong ama niya. Sinabi pa nitong iisa lang ang tatay niya at yun ay si William Zamora. Nasaktan ng Ginoo ngunit hindi niya ito hinayang umalis ang anak nang tangka itong umalis. Kinulong niya si William ng ilang araw at pinakausapan na dumito muna at samahan siya. Gusto lang daw niyang makasama ito at hindi niya nais manggulo. Armado at mukhang makapangyarihan ang totoong tatay ni William kaya hindi na rin siya nagpumilit. Binigyan niya ito ng 2 araw upang makasama siya sa isang kondisyon, ang tuluyan itong hindi papapakita sa kanya. Pumayag naman ang Ginoo, makasama lamang ang anak. Sa loob ng 2 araw na pamamalagi ni William sa isla kung saan siya dinala, ay napatunayan niya na hindi nga ordinaryong tao ang tatay niya. Ang buong isla na kinasasakupan nito ay isa lamang sa pag-aari niya. Nakita at napagmasdan ni William kung gaano kagaling sa pagpapaputok ng baril ang tatay niya. Marunong si William gumamit ng baril dahil minsan kasama niya ang kapatid na si Wena sa firing range kasama ang kanilang amang si Willie. Ngunit hindi lamang sinhusay ng tatay niya na napag-alaman niyang si Armando Romualdez. Hindi interesado si William kaya hindi na niya inalam ang pagkakakilanlan pa ng tatay nito bukod sa pangalan. Dahil sa kagustuhan ni William na gumaling sa pakikipaglaban at maging dalubhasa sa paghawak ng baril, kaya pumayag ito nang alukin siya ng tatay na si Armando upang magsanay. Naisip ni William na kailangan niyang protektahan ng pamilya niya, kaya nagsanay siya sa loob ng ilang araw nitong pamamalagi. Ang 2 araw ay umabot ng Linggo. 1 linggong na malagi si William sa isla kasama ng kanyang totoong ama. Tumawag na lamang ito sa pamilya niya upang sabihin na huwag silang mag-alala. Humusay si William, hindi lang sa paghawak ng baril kundi maging sa pakikipaglaban. Hanggang sa unti-unti niyang nalaman na ang totoong tatay niya pala ay isang big boss sa mafia world. Inalok siya ng tatay na si Armando na siya ang magmamana ng lahat ng kayamanan niya maging ng kapangyarihan nito bilang isang big boss. Ngunit tinanggihan ito ni William at mas pinili ang mamuhay kasama ang pamilyang nakagisnan at kasama ng babaeng mahal niya at nais protektahan, lalo na sa kaibigan ng kuya nitong si Adrian na si Liam. Alam ni William na may lihim na pagnanasa ang kaibigan ni Adrian sa babaeng mahal niya.
Totoong naging girlfriend niya noon si Roxy at binalak na pakasalan. Ito'y upang mawala lamang ang atensyon niya kay Vanessa na tinuturing siyang kuya. Kaya nang tanggihan siya ni Roxy noon upang mas piliin si Liam, ay mabilis lang itong nakamove on. Oot nasaktan si William pero napanatag naman ang loob niya nang mabaling ang atensyon ni Liam kay Roxy. Kaya napanatag itong hindi niya basta magagalaw sa Vanessa. Lalo pa at pati siya mismo ay nagkunwaring walang gusto kay Vanessa noon. Ngunit ibang usapan na ang ngayon, hindi na daw ito papayag na maagawan siyang muli. Para kay William, nakahanda siyang maging masama kung sakaling maagaw ang babaeng mahal niya. Mahal na mahal niya si Vanessa na ngayon ay asawa niya. Pero natatakot ito na malaman ni Vanessa ang totoong pagkatao niya at sana'y matanggap siya nito. Totoong client nila bilang bagong endorser ng kanilang mall at hotel si Roxy. Sikat ito international kaya mas makakahatak pa ito ng turista upang mas piliin sa kanilang hotel mag-stay. Lalo na't kilala si Roxy international. Hindi niya sinabi ang totoo sa asawa dahil ayaw niya lamang na maghinala ito. Ngunit hindi naman niya akalain na mas lumala pa pala ang sitwasyon. Lalo nang sabihin na Roxy sa kanya na nakita niyang magkasama ang dalawa. Inamin din ito kay William na hiniwalan niya si Liam dahil alam nito na mas mahal ni Liam si Vanessa kaysa sa kanya. Wala naman silang masamang ginawa ni Roxy. Mas pinili lang daw muna nito na paglaanan ang kanyang karera sa pagmamodelo. Nakakasakal daw kung minsan kasi si Liam. Lumapit si William sa asawang si Vanessa na ngayon ay tulog na tulog na. Kumuha ito ng basang bimpo upang punasan at palitan ang kasuotan ng asawa niya. Matapos nitong mapalitan ng damit ay nagtanggal din si William ng pantalon at damit pang itaas at tanging boxer shirt lamang ang tinirang nito at tumabi sa asawang natutulog. Naninigas ngayon ang kanyang alaga pero ayaw naman itong masampa lalo na at may kasalanan pa siya dito buhat ng pagsisinungaling nito. Bukas na bukas din ay nakahanda siyang tanggapin lahat ng parusa sa kanya ng asawang si Vanessa. Mapatawad lamang siya nito. Good night asawa ko. Sweet dreams. Sabi nito sa asawang si Vanessa at hinalikan sa labi bago tuluyang natulog sa tabi nito habang nakayakap sa kanya.